Praise the Lord. Good day to everyone. Good morning. Good evening. Depende sa inyong lugar na kinalalagyan sa oras na ito. Welcome sa gawain ng Panginoon at mapagpala po tayo ng salita ng Diyos. Ang Diyos natin ay hindi mahadlang ang kanyang paggawa ng amazing things sa buhay natin. Hindi hadlang ang layo mo ang lugar mo na kinaroroonan o maging ang oras. Kaya sa oras na ito, pagpalain tayong lahat ng salita ng Diyos. Share this online service sa inyong mga loved ones para mapagpala din sila ng salita ng Panginoon. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating series for this month na appreciation. Ang pagpipigay na mataas, nakakahali ng pagkilala at pagpapahalaga. Appreciation is the feeling of admiration. It is the expression of gratitude or thankfulness. Itong appreciation, gratitude, and thankfulness, ito yung mga dapat na pinapractice lalo na ng mga believers. Sa umagang ito, samahan niyo ako sa ating topic, the sign of appreciation. Ang pagpapasalamat ay isang puwersa na nagbibigay ng lakas upang tayo ay mag-level up. Kasi kung wala ito, hindi natin magagawa na iangat ang ating sarili bilang pagbabago sa ating buhay. Buksan natin ang ating mga Biblia, ating basahin ang ilang talata mula sa 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5, 16, 17, and 18. Rejoice always. Pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang mga salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa isang malayang sandali na minsan kami, Panginoon, ay magkakasama na mag-aral, magbulay ng iyong salita, though virtual ito, pero purihin ka, Panginoon, dahil ang iyong salita ang siyang magpapala sa aming lahat na nagbigay ng panahon upang makinig ng iyong mga salita. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Sabi sa talata, in everything give thanks for this is the will of God. Sapagkat ang appreciation and gratitude can change your action. It can change your actions bilang tugon sa anumang bagay na dumating sa ating mga buhay. At kapag ang thankfulness sa iyong sarili, ang thankfulness ang pinili mo, madali itong matanggap, madali itong matutuhan, at kapag natutuhan, madali mo itong gagawin. Kapag lagi mo itong ipinapahayag, lagi mong dinideclare, lalo mo naman mapapansin ang mga bagay na dapat na ipagpapasalamat. Purihin ang Panginoon. Tulad ng kapag ipinadaman natin ang gratitude sa ating mga leaders, pastors, yung disciple makers, yung tinuturing natin na nanay or tatay pagdating sa pagmi-ministry. Itinuturing ng mga magulang dahil sa paglilingkod. Matutulungan natin sila na ma-encourage,
na magpatuloy na maglingkod at lalo silang maging mahabagin. Ang appreciation at ang thanksgiving ay may dalawang pangunahin, and of course, importante ito, importanteng anyo o aspeto. Hallelujah! Ang design ng appreciation, ang una ay the appreciation to God. Appreciation to God. Ang appreciation and thanksgiving to God for His blessings. Dapat sa Kanya ang lahat ng glory over every blessing na natatanggap natin, na ini-enjoy natin. All the glory must be taken by Him over every success sa buhay natin. Lahat, kinig po tayo, lahat ng nailista mo, lahat ng nai-video mo, at lahat ng nai-post mo na doon sa FB o sa internet, lahat ng mga tagumpay na ito, na litratuhan mo o kaya nakuhanan mo ng picture, na ilista mo, na i-post mo, na tagumpay, o kaya yun man ay kasikatan man o breakthrough sa buhay na nakamtan mo, maging ang tayog o taas ng iyong naabot. Kapatid, appreciate God. Give Him all the glory. Express your gratitude to Him. Sa araw-araw, maaring mahirap makita kung paano gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Pero totoong gumagawa siya. Kung minsan nga lang hindi mo makita, hindi mo ma-feel, hindi mo napapansin, but God is really working. Purihin ang Diyos. Pasalamatan natin ang ginawa ng ating Diyos. Minsan, ang mga bagay na ito ay hindi natin naiisip o hindi natin naisip na maipagpasalamat sa Panginoon. Itong mga bagay na nababanggitin natin, minsan ito ay hindi natin naisip na maipagpasalamat sa ating Diyos. Ano yon? Katulad ng simpleng paggising. Ng paggising sa umaga, tuwing umaga, na ito ay umpisa na ng awa at habag ng Diyos. Sabi nga, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Okay? Yung simpleng ikaw ay buhay. Buhay ka. Buhay na tinubos ni Jesus sa krus. Yung simpleng may isang bagong araw ng pagpapala, may lakas ka, nakakakain ka pa, at meron din namang kinakain pa. Meron kang family, meron kang kaibigan, may trabaho ka, mayroong bahay na natitirahan, at meron ding church na nag-i-encourage sa'yo to grow in love and to grow in good deeds. Nakakasamba kang malaya at nakapaglilingkod sa Diyos. Yung pinaglilingkuran mong Diyos is yung the God who is not just a promise maker, but also a promise keeper. Hallelujah! Hallelujah!
The God who promised to work all things together for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Walang ibang dakilang pag-asa kaysa sa Diyos na di sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya ay kanyang gagawin. Sabihin niya ay kanyang gagawin. Yung sinabi niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man, mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. For He is a fulfiller of promises. Appreciate and thank God for all He has done and all He is doing. Hallelujah. So, yung isa sa design ng appreciation is the appreciation to God. Yun ang una. Ang pangalawa ay yung appreciation to men. Appreciation to men. Appreciate and thank men whom God has used para dalhan ka ng mga pagpapala. Kaya huwag nating baliwalain ang mga taong ipinaligid sa atin ng Panginoon. Dapat, kasi po, italagang may mga taong ibinigay ang Diyos, nag-provide ang Diyos para ipaligid sa atin, para tingnan tayo. So, iba-iba yun. Diba? Kung minsan meron nakukulitan tayo, minsan naiinis din tayo, kung minsan ay gustong-gusto natin, kung minsan naman ay ayaw. Pero God has provided those people para ipaligid sa atin. It is the Lord who provided that. Dapat well appreciated sila. Dahil sa iba't ibang roles o tungkulin na ginampanan nila sa buhay natin. Okay? Tulad ng meron nag-share ng Word of God para manaligtas sa Diyos at maligtas. May leader na nagdidisiplina. May leader na nagdidisiplina upang maitama ka. May tao din na nagbabantay. Nagbabantay, laging ikaw ay tinitingnan. Binabantayan ka kapag ikaw ay pasaway. So bilang tao, dapat na matuto tayo na mag-appreciate at ipakita ang utang na loob at pagpapasalamat sa isa't isa na wala nang kondisyon. Wala nang kondisyon. Kasi minsan nangyayari sa tao ay magpapasalamat kung, may mga kung, pasasalamatan ko siya kung naging mabait siya sa akin. Pasasalamatan ko siya kung niregaluhan niya ako. Pasasalamatan ko kung kakampi ko siya. Eh kung mayroon mga tao na minsan ay salungat talaga sa'yo kasi tinutuwid yung mali mo. Meron talagang tao na sa tingin mo ay hindi mo kakampi kasi lagi kang sinasaway dahil lagi ka namang pasaway. Okay. So, pero sabi niyan, dapat sila ay na-appreciate, napapasalamatan, at ang pagpapasalamat sa kanila ay dapat wala ng kondisyon. Ang appreciative heart ay hindi na nagkikimkim ng galit, hindi na nag-uungkat pa ng mga pagkakasala at mga pagkakamali. At lalong hindi na naghahangad pa ng opportunity na makaganti sa maling nagawa sa atin kung meron man. Kapatid, ang iyong appreciation ay may kakayahan na alisin at iangat ka
mula doon sa madilim o sa kalagayan na mahirap unawain. O doon sa hamak, o doon sa hamak na sitwasyon. Tulad ng nabanggit natin last week, kung feeling mo na maging grateful at hindi mo naman ito ini-express at ipinadadama, it is just like wrapping a gift but not presenting it. Nagbalot ka lamang ng regalo subalit hindi mo ito ibinigay. Tandaan natin ang tunay na appreciation ay yung nahahawakan. Ibig sabihin, totoo or tunay, nadarama ito, pinatutunayan, ito ay nakikita at napapansin. Ngayon, kapag ganun ang appreciation natin, mag-glorify ang Panginoon. Maluluwalhati ang Panginoon at yung mga tao ay magiging motivated. Alam niyo ba na kapag ang tao ay napasasalamatan or ina-appreciate, ay natutuwa, nagiging masaya, at ginaganahan at lalong sinisipag kasi nai-encourage sila. Purihin ang Diyos. Kaya, let us show our appreciation and thanks to God and to the people na inilagay ng Panginoon sa paligid natin. Hallelujah. May mga attitudes din naman at mga behavior na nagiging mahirap para sa atin na ipakita o ipadama ang appreciation. Pero dapat iwasan natin ito sa ating buhay. Ito'y tulad ng pagiging maramot, pagmakasarili, o kaya yung sakim, selfish. Kasi alam nyo, walang sapat o kasapatan sa kanila. Pag ang tao makasabi sa kim o kaya maramot, ay parang wala silang contentment. Walang satisfaction. Kaya hahamakin nila ang maliit o kaya kaunti at hindi nila maibibigay ang appreciation. Pero alalahanin natin, that nothing multiplies hanggat hindi bahagi ang thanksgiving. The Bible says na kapag tayo ay tapat sa maliit na bagay, ipagkakatiwala ang mga malalaking bagay sa atin. Sapagkat ang appreciation ay bahagi ng ating katapatan na pinagiging karapat-dapat na tumanggap ng mas maraming mga pagpapala. Our faithfulness of being appreciative and grateful make us qualified to receive the much greater blessing. Hallelujah! Hallelujah! Okay, ano pa na dapat iwasan natin? Yung bang mareklamo, nagmamaktol, alam mo yung nagmamaktol? Yung bubulong-bulong pa. Minsan, ang tao ay nagmamaktol at nagre-reklamo. Nagmamaktol, nagre-reklamo, saan? Doon sa mga bagay na meron na sila o na meron na siya. At hindi nila ma-appreciate ang kanilang tinatanggap.
Okay, yung bang mga tao na tinatawag natin yung murmuring? Alam nyo, ito ay nag-a-attract ng hatol mula sa Diyos. Kung hindi man kapahamakan ang kahahantungan mo, pag ganun ang behavior mo or attitude, kung hindi man kapahamakan ang kahantungan mo, ikaw ay mananatili lang doon sa kalagayan na mapagmaktol. Ito pa, meron pa. Yung mapagmalaki o kaya mapagmataas. Yung masyadong mapagpahalaga sa sarili. Alam natin yan. Pride. Ang proud na tao ang laging iniisip na ang tagumpay niya ay dahil sa sarili niyang kakayanan at karunungan. Hindi nila inaalala na kaya nagkagayon sila o kaya nandoon sila sa ganung kalagayan ay dahil lang sa biyaya ng Diyos. Ito pang dapat iwasan. Kasi dito sa mga bagay na ito ay parang ang hirap natin na ipakita ang pag-a-appreciate. Okay? Yung mapaghambing sa iba. Madalas ikinukumpara, inihambing. Ang pinakadahilan bakit ang iba ay hindi maipakita ang appreciation ay sapagkat lagi nilang inihahambing ang kanilang pagpapala sa iba. Ano pa? Ito, laging inihahambing, may pagpapala naman kaya lang laging ipinahahambing inokumpara doon sa pagpapala ng iba. Laging lumalabas dito na they still have nothing. Wala pa rin sila ng bangay na mahalaga. Ang nakakalulungkot, ganyan yung problema ng lalaking may isang talent. Doon sa parable of the talent, kasi meron doon, ikinumparan niya doon sa may lima. May limang talent. Ikinumpara niya doon, saka doon sa merong dalawa. E sa kanya isa. Kaya hindi siya nakagawa ng pagpapatuloy. Hindi niya nakagawa na ang pag-unlad. Hindi mapalago. Laging nangungumpara. O ikinukumpara. Kaya ang taong may attitude na ganito ay hindi niya makita ang reasons bakit kailangan niyang magpasalamat sa Diyos at i-appreciate ang mga tao na ginamit ng Diyos para sa kanila. Huwag nating baliwalain ang Diyos sa mga problema at suliranin natin sa buhay. Ang kakulangan ng appreciation ay dahilan kung bakit nahihirapan tayo sa maraming bagay sa ating buhay. Panahon na para suriin ang iyong buhay at gawan ng pagbabago sa bahagi na kailangan. Yung kakulangan ng appreciation. Let us show our appreciation both to God and men. Sapagkat may kakayahan itong magbukas ng daan para sa bagong biyaya. Sa bawat oras na ipinakikita mo ang tunay na pagpapasalamat, sariwang pagpapala ang darating sa iyo. Hindi ka matutuyuan kapag lagi kang mapagpasalamat.
may kakayanan din ang ating appreciation na maging laban ng Diyos ang laban mo. Sa halip na ikaw ang may battle, ito'y magiging battle na ng Panginoon. Kasi ang bawat anak ng Diyos ay may tinataglay na magandang future na hinahadlangan naman ito ng kaaway. Kaya mayroong great battles. Pero ang thanksgiving, it turns the battle to God. Kaya hindi mo na kailangan makipagtunggali upang magtagumpay. Si Lord na ang bahala. Sagot ka na niya. Okay. Katulad po ni Apostol Pablo at ni Silas doon sa Book of Acts. Si Pablo at si Silas, they are miraculously delivered sapagkat pinuri nila ang Panginoon kahit sa kulungan. At iyon ay form of appreciation. Kapahayagan para sa lalong malaking pagpapala. Purihin ang Panginoon. Nagmumultiply ang blessing sa panahon ng Thanksgiving. Nagmumultiply ang blessing sa panahon ng Thanksgiving. Ano yung mga magmumultiply na mga blessing? Ito man ay pagpapala sa pananalapi. Ito man ay blessing ng karunungan. Ito man ay blessing ng kagalingan. Ito man ay biyaya ng kapayapaan. Ito man ay biyaya ng kalusugan. Ito man ay biyaya ng paglilingkod. O ano pang iba't ibang mga blessings o mga pagpapala. Ang Thanksgiving ay sukatan para iangat ka. Tandaan po natin yon. Ang mapagpasalamat ay iniangat ng Panginoon. Hallelujah. Kaya panantiliin ang inyong pagtitiwala sa Diyos. Okay? Iyong pinananatili, may kakayanan din ang appreciation para panatilihin ang iyong pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang kapangyarihan. Alam niyo, hindi naman ito masasabing sikreto. Kasi iniuutos nga ng Panginoon . Doon sa talata natin, give thanks in all circumstances for this is God's will for us in Christ Jesus. And everything give thanks, for this is the will of God. Kaya, kung tutusin, hindi naman sikreto. Required nga ng Panginoon. Okay? Hallelujah. Ang sabi din sa Psalms 92:13, sa NIV, planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. Sa Tagalog, ang mga puno na natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. Hallelujah! Hallelujah! Ang appreciative and grateful, hindi sila offended. Hindi sila api, hindi sila basta nasasaktan sapagkat sa bawat sitwasyon nakikita nila ang reasons for appreciation. Hallelujah. Kaya practice na natin kasi utos naman ng Panginoon. It is required by our Lord. Let us be appreciative and grateful. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Now to conclude. Practice gratitude. As the Bible says,
in our text, 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. The Lord required it for our good. It can change our action in response sa mga bagay na dumadating sa atin. We have to appreciate. We have to appreciate. First, we have to appreciate God. Thank Him for all He has done. Express gratitude to all His blessings. Give all the glory to Him. Hallelujah. Second is to men. Appreciate and thank men whom God has used para dalhin ka ng mga blessings. Show your appreciation and thanks to God and to the people na inilagay ng Panginoon sa paligid mo. Alalahanin mo, appreciation and thanksgiving has the power to open doors for fresh grace for you. It has the power to turn your battles into God's battles. It has the power to multiply your blessings and to sustain your faith and confidence in God. Purihin, purihin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya, kaibigan, ikaw ba ay ngayon lang namin nakasama sa online service na ito? Nais kong magkaroon ka ng katiyakan ng iyong kaligtasan? Manalig ka na si Jesus ay namatay sa krus sapagkat mahal ka niya. Pagsisihan ang kasalanan at pagkatiwala mo ang iyong buhay sa Kanya. Bibigyan Kanya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaibigan, kung nais mo, sa pagkakataong ito, I want you to close your eyes and say this prayer with me. Hallelujah. 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 Jesus, I believe na namatay ka sa krus dahil sa pagmamahal mo sa akin. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan at inaanyayahan kita, Jesus. Pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Lord, reign over my life from now on. Salamat po sa karapatan maging anak ng Diyos. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaibigan, if you pray this prayer with your heart, expect wonderful change sa buhay mo. And I congratulate you. Hallelujah. Hallelujah. Tuloy po tayong manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Lord, for all the blessings na ipinagkaloob mo sa amin. We appreciate your faithfulness in the work of your hand. Maging away kami lagi na ang mga mabuting bagay, ang mga gifts ay mula sa iyo, Panginoon. Ipinagkaloob mo sa amin ang aming mga pangangailangan. Lord, you sustain us even with this time of pandemic. Lord,
You provided us ng mga taong nagmamalasakit sa amin lagi. Binigyan mo kami ng mga kaibigan at pamilya na nagpapala sa amin araw-araw. Salamat po, Panginoon. You have comforted us sa panahon na nahihirapan kami. Thank you, Lord God, for healing our sicknesses. Binigyan mo po kami ng lakas ng loob at pag-asa sa panahon ng pagsubok. Tinulungan mo po kami na mabuild ang aming confidence during difficult times. Nagpapasalamat din po kami sa pag-iingat mo sa amin. Thank you for blessing our country, Lord. Thank you for blessing our government. And thank you, Father God, for your word. We give you all the glory and praise. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Brothers and sisters, taas po natin ating mga kamay. Hallelujah, hallelujah. The Lord bless you and keep you. The Lord shine His face on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Thank you, Lord. We receive all your blessings.